Ba't mo na naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan eh, para sa bunso kong anak at saka sa ano, yung pang-tuition ng anak ko. Ah, pang-tuition. Service ni ano, service ng anak kong bunso. So, Down syndrome. Ah, may Down syndrome. May Down syndrome kasi yung anak. Pambabar sa mga netizens at mga hindi kakayang-ayang komento. Nagsalita na ang business owner ng Taragis na Kuyaki sa kanilang official Facebook page. Ipinaliwalag na ng may-ari ng Taragis na Kuyaki na in-refuse lang umano ang kanilang ipinost. Ngunit pinuntahan pa rin nila ang nagsabing lalaki na ng lakas loob magpatato sa noo dahil na rin sa pangangailangan ito. Pinuntahan nga ng may-ari ng Takoyaki ang lalaking nagpatato na nakilalang si Ramil Albano. Matatandaan, nag-post naman ang page ng Taragis Takoyaki na nagsasabing hindi umano nila accountable sa kung anumang ginawa ng netizen at mukhang hindi nila ibibigay ang pangakong 100,000 na premyo para sa challenge. Narito nga ang pahayag ng Taragis Takoyaki. Our April Fool's Day post was published earlier in the day. After that, we received a number of messages claiming that our post was executed and that someone had taken it seriously. Let this serve as a reminder to us all how important reading comprehension is. It's April Fool's Day. Never trust anything or anyone. The same as any other day. Once more, Taragis Takoyaki is not accountable the events that occurred. Thank you. Kaya naman nakatanggap ng pambabatikos ngayon sa social media ang Taragis Takoyaki dahil ayon sa mga netizens, kahit April Fool's umano ay dapat ibigay nila ang 100,000 na premyo dahil hindi biro ang ginawa ng netizen na pagpapatato ng kanilang logo sa noon nito. May mga netizens din ang nagsasabing hindi lahat ng tao ay naiintindihan ang salitang April Fool's. Ayon sa kwento ay kaya niya umano ito nagawa dahil sa kanyang pangangailangan para umano ito sa pangplisyon ng kanyang anak at sa may sakit na Down syndrome na isa pa niyang anak. Dahil na nga rin sa natatanggap na batikos ay iniabot na rin ng Taragis Takoyaki ang premyong 100,000 at inilibre na rin nito ang anak nitong may sakit. Sinabi rin nila na kung sakaling gusto ni Ramil na ipatanggal ang tato sa noon nito, ay huwag mag-atubiling kontakin sila. At nangako rin ang may-ari ng Takoyaki na hindi ito ang huling tulong na ibibigay nila. At sa huling bahagi ng video, ay humingi sila ng tawad at paumanhin sa lahat ng naatemptuhan na ng trending na post. Sinabi rin ng may-ari ng Taragis Takoyaki na sa susunod ay mag-iingat na sila sa mga ganong uring post. Samantala, sa ngayon ay marami na lang nagpaabot ng tulong kay Ramil Albano dahil nga sa pagpapatato nito ng Taragis logo sa kanyang noo.